Hello everyone. So ang first lesson natin for the first quarter is all about factoring simple special products. So bago tayo magsimula, let's read our learning targets for this lesson. So number one, at the end of this lesson, I know that you can factor completely polynomials with common monomial factor. And that you can solve problems involving factor of polynomial. So at the end of this lesson, ina-expect natin na ma-attain natin itong ating learning targets. So factoring, it is the reverse process of multiplication. So bakit natin reverse process? Kasi from a whole, so hahatiin natin siya, ipa-factor natin siya, para makuha natin yung answer. Kaya siya reverse of multiplication. So for example, yung normal na multiplication natin is 2 times 2 is 4. So dito sa pag-aaralan natin, ang given is yung sagot. For example, ang given is 10. So anong factor ng 10? So 2 times 5. So yun yung factoring. Next is, always remember, a polynomial is said to be factored when it is written as a product of its prime factor. So, pag sinabi natin factored, wala na siyang iba pang factor kundi yung prime na lang. Ano ba yung prime? 1 times a number. So, kahit anong number, basta ang factor lang niya or ang kapartner niya is 1. For example, 2. So, ano lang ang factor ng 2? 1 times 2. So, wala nang iba. So, ano na siya? Already factored na siya. Then, 11. 1 times 11. Wala na siyang ibang factor pa. Ang 3, ganun din. 1 times 3. Ang 7, the same. 1 times 7. Ang x, pag variable, 1 times x. And then yung y, 1 times y. So, yung sinasabi kong 1 times a number or 1 times a variable. So, yun yung pag sinabi natin already factored ang given natin. So, what is the greatest common factor? Ito yung kailangan natin to factor monomials or polynomials. So, GCF, or greatest common factor, is the largest integer. Yung integer is a number. Monomial or multinomial. So, pag integer, isa lang. Monomial, isa lang din. Pag multinomial, pwedeng dalawa, tatlo, apat na term. That a set of numbers or polynomials have in common. Greatest common factor. Greatest, pinakamataas. Common, parehas. So kung anong meron yung isa na number, ganun din dapat meron yung isa. For example, 12, 6, and 24. Dun sa tatlong number na yan, ano yung greatest common factor niya? Pinakamataas. Kasi merong ibang number na parehas sila, pero meron pang mas mataas na parehas sila. So, sa 12, 6, at 24, ang GCF nila ay 6. So, pwede ang 2. Kaso, may mas mataas pa, which is 6. So, yun yung kukunin natin yung mas mataas na may parehas sila. Next is, kapag may variable naman, 2x, 5x, and 10x. So, ang common factor nila, or greatest common factor, is yung variable x. Bakit? Yung sa number, yung 2, 5, at 10, wala silang common. Ang may common lang sila ay variable, pare-pareha silang may variable x. Common monomial factoring. So, meron tayong dalawang step. Ang una is, find the greatest common factor of the terms in the polynomial. This is the first factor. So, una muna natin gagawin is kukuhanin natin yung GCF ng given polynomial natin. Pwede siyang number lang, pwede may kasamang variable, depende sa kung ano yung term or number or variable na parehas sila. Then, after natin makuha, ilalagay natin siya sa labas, then i-divide natin yung nakuha natin GCF dun sa given polynomials natin or polynomial. So, meron akong example after nito para mas higit natin maunawaan itong two-step para makuha natin yung factor ng isang given polynomial. So, ito yung una natin example, 4x minus 8. So, ang una muna natin na kukuhanin ay yung number kasi may kasama siyang variable.
So, para hindi mahirap, isa-isahin natin. So, dun muna tayo sa number 4 and 8. So, dun sa 4 at 8, ano yung common factor nila? So, pwedeng 2, pwedeng 4, pero ang hinahanap natin ay yung greatest common. So, pinakamataas na parehas sila ay 4. So, 4 yung nasa labas. And then, yung 4 na yun, i-divide natin sa given natin. So, 4 divided by 4, so is 1. So, kaya dito, meron yung 1, imaginary 1. May x ba sa kabila? Wala. So, i-bring down lang natin yung x. So, kaya x na lang inatira dito. Bring down yung sign. Kung ano mang sign yan, bring down lang. Then, 8 divided 4 is 2. So, ang final answer natin will be 4 times x minus 2. So, yun na yung final answer. Next example. So, meron tayong 28x squared minus 14xy squared. So, yung given natin medyo mas malaki na number at meron ng kasamang dalawang variable. So, yan ay makikita ninyo dun sa libro natin sa page 126 ng inyong libro. So, dire-diretso lang yung mga examples natin doon. So, dahil marami ng variable na kasama, mas malaki na din yung number, unahin muna natin yung number. So, 28 at 14, ano yung pinakamataas nilang factor na magkaparehas? So, tulad na sabi ko kanina, maraming factor na magkaparehas sila, pero ang kukuhanin natin ay yung may pinakamataas na kaparehas, yung 28 at 14. So, number muna. So, that is 14. The next is variable. So, parehas silang may x. So, if we bring down natin yung x. Paano malalaman na kung alin yung ilalagay na variable? Yung may pinakamababang exponent. Ang exponent nitong x na to ay 1. Ito, exponent niya ay 2. So, ang ibababa natin yung may pinakamababang exponent. So, malilito. Kapag exponent, yung pinakamababa ang exponent. Kapag number, yung pinakamataas na kaparehas. Next, may y ba dun sa kabila? Dun sa may 28x squared, wala. So, hindi natin siya i-bring down. Next is, yung dalawang ito, 14 and x, i-divide na natin doon sa ating given. So, para hindi mahirap, una muna din yung number. So, meron na ako dito ang answer. So, 28 divide 14, so kaya tayo nagkaroon ng 2 dito sa right side. Then, next is x squared. So, using the law of exponent, kapag nag-divide tayo ng parehas na base, sinusubtract lang natin ang exponent. So, 2, tapos ang exponent ito ay 1. For yung isa, dalawang x, babawasan mo ng isa. Ang matitira na lang ay isang x. Next, bring down yung sign. So, negative. So, 14 divide 14, 1. So, kaya makikita nyo dito, walang number, imaginary 1 or invisible 1. Then, x divide x. So, any number, tatandaan natin, any number or variable na dinivide natin na parehas, it is equal to 1. So, x divide x is 1. So, kaya wala na din ditong x. Imaginary or invisible na lang yung 1. Then, meron bang y sa labas? Wala. Bring down yung y. So, ang final answer natin will be 14x quantity 2x minus y squared. So, yun yung final answer natin. Next is, so ito, medyo madami ng term. So, trinomial na yung ating given. So, 24x to the 4th power y squared plus 18x cubed y squared minus 6x squared y squared. So, ang gagawin natin is kuhanin muna natin yung common GCF, greatest common factor ng number. 24, 18, at 6. Tapos, saka yung x, saka yung y. So, number muna, 24, 18, at 6. Ano yung common factor nila? Okay, 6. Greatest common factor. Yung may pinakamataas na pare-pareha sila. Or yung pwede natin i-divide sa lahat. Okay? So, 6. Next is, sa variable. Pare-parehas ba silang may x? Okay, pare-parehas ang may variable x. Alin yung mas mababa ang exponent? X to the 4th, x to the 3rd, x to the 2nd power. Okay, x to the 2nd power. So, siya yung ibababa natin.
Next is y squared. So wala na tayong option, yun na yung ating ibababa, y squared. Kasi para-pareha sila. Next is, i-divide na natin isa-isa dun sa tatlong term natin sa taas. So, meron na akong answer dito. So, bakit siya naging 4? 24 divide 6 is 4. 6 to x to the 4th power divided by x to the 2nd power. Yung 4 na x, bawasan mo ng 2 x. X squared na lang. Y squared divided by y squared. So, equal to 1. So, hindi na natin sinusulat yung 1. Next is, bring down yung sign natin, positive. Then, 18 divide 6 is 3. Then, x cubed divide x squared. So, yung tatlong x, bawasan natin ng 2 x, isa na lang yung matitira. Bring down negative sign, 6 divide 6 is 1. X squared divided by x squared is 1. Y squared divided by y squared is 1. So, yung ating factor ay ito. Then, isi-simplify lang natin kasi meron pa tayong madaming parenthesis. Isi-simplify natin. So, itong nandito sa kabila nating side is 4x squared bring down plus bring down 3x bring down 1 times 1 times 1 is 1. Negative 1. Then, bring down yung 6x squared y squared. At tanggalin na natin yung parenthesis sa kaliwa. May parenthesis na lang ay yung nasa kanan. Basta, nakikita natin na meron siyang plus sign or minus sign, kailangan silang merong parenthesis. Next. So, yun yung final answer natin. Next. So, ito, ano yung napansin ninyo dun sa given natin? Meron ng number sa labas ng parenthesis, at the same time, meron siyang magkaparehas na terms na nasa loob ng parenthesis. So, ano ang gagawin natin? Pagsasamahin lang natin or i-combine natin yung like terms. So, ano yung like terms natin? X plus 3y at x plus 3y. So, sir, saan ang galing yung 1? Or negative 1? So, meron tayong 5y dito sa labas ng parenthesis, ito yun. Yung negative 1, nandito sa labas ng parenthesis din sa kabilang group. Kasi merong 1 doon. Negative 1. So, i-enclose natin sila using parenthesis para alam natin na sila yung group or sila yung magkagrupo. Then, copy natin yung magkaparehas. X plus 3y. So, that will be our final answer. So, ganyan lang yung itong example natin. Pag nakita nyo magkapareha sila, isa lang yung isusulat. Then, kapag may term sa labas, sila yung pagsasamahin nyo. Katulad ng 5y at yung 1. Okay? Pero kung may term dito, nakita kayo for example 2x, so siya yung isusulat nyo dito, 2x. Pero dahil wala tayong nakita, pero may parenthesis, 1 ang ilalagay. Next. So, factoring difference of two squares. So, next topic natin sa factoring sa page 126. So, ito yung pattern natin. X squared minus y squared equals, ito yung magiging factor niya, ito yung pinaka-factor niya, x minus y times x plus y. Ito yung magiging factor niya, isang positive at isang negative. So, ganito yung given na makikita nyo. Parehas na perfect square. The first and second term, parehas sila. So, para mas maintindihan natin, i-apply natin sa given natin. For example, we have x squared and negative 64. So, x squared minus 64. So, ito yun. Parehas na perfect square. Perfect square ang x squared, perfect square ang 64. So, dapat ang magiging answer natin, ganito ang itsura. Okay? So, unang step natin is to enclose the first term. So, parenthesis, ilalabas natin yung exponent. Katulad niyan. Next is, bring down yung negative sign. Then, yung 64, ano yung dalawang number na magkaparehas? Take note the word magkaparehas.
na kapag pinag-multiply 64 ang sagot. So, in-close natin siya sa parenthesis, so 8. Then, maglalagay tayo ng exponent na 2. Laging ang exponent ay 2. Kapag ang pinag-uusapan natin ay 2 squares or difference of 2 squares, exponent niya ay 2. So, ibig sabihin nun yung 8, mumultiply natin sa sarili niya 2 beses. Next is, so meron tayong 2 x, meron tayong 2 8. Paghihiwalayin natin para makabuo tayo ng ganitong factor. So, yung una, yung unang x dito, yung unang 8 dito, happy negative. Next is, yung pangalawang x dito, yung pangalawang 8 dito, yung isa naman ay positive. Again, ang pattern natin ay itong nasa taas. Next example, so 8x squared minus 2y squared. So dito, parehas na silang may variable at the same time, parehas na mayroong coefficient ng number sa unahan. So, dahil ganyan ang ating given, titingnan muna natin kung yung number ba natin ay perfect square. Kapag hindi, kailangan natin i-factor na mayroong perfect square. Hanapin natin ang GCF, patulad din sa ginawa natin kanina. So, dahil ito ay perfect square na, hindi na natin ito papakialaman. Papakialaman lang natin is yung ating number, 8 at 2. So, ano yung greatest common factor ng dalawa? That is 2. Then, i-divide natin doon sa given natin. Wala nang iba pa kasi x and y, hindi siya magkaparehas. So, yan lang yung ating common factor. Then, bakit siya naging 4? 8 divide 2? 4. So, dapat yung magiging sagot natin perfect square. Ang 4 ay perfect square. Then, bring down x squared. Bring down the negative sign. 2 divided by 2, 1. So, ang 1 ay special number. So, siya ay perfect square, perfect cube. Kasi kahit gano'n natin karaming beses i-multiply ang 1, 1 pa din ang sagot. Then, bring down y square. So, bring down natin yung 2. Then, katulad yung ginawa natin dito sa una, yung 4, ano yung number na magkaparehas niya, na 4 ang sagot, at yung x, ilalagay lang natin sa loob ng parenthesis, ilalabas natin yung square. So, ang magiging picture niya is ganito. So, 4, ano yung dalawang number na magkaparehas? Kapag square, tandaan, dapat magkaparehas na number 2 times 2, 4. So, 2 yung nasa loob, yung x squared, x ang nasa loob, then nasa, ang exponent niya nasa labas. Bakit 2 ang exponent? Dalawang beses yung multiply yung 2 para magkaroon ng 4. Dalawang beses mo multiply yung x para magkaroon ng 2. Bring down yung negative sign. Then, katulad na tong part na to, yung y natin, enclose natin sa parenthesis, then ilalabas natin yung kanyang exponent. Then next, bring down yung kanyang GCF na 2. Then, ilang 2x tayo meron? Dalawa. Ilang y tayo meron? Dalawa din. So, paghihiwalayin natin. Bali, dalawang group tayo magkakaroon. So, una is 2x minus y. So, dito yung isang 2x, dito yung isang y. Next is 2x plus y. Dito yung pangalawang x, 2x, sorry, dito yung pangalawang y. So, ang pattern natin, ito pa din. Isang negative, isang positive. Okay lang magkabaligtad ang positive at negative. Pwede dito ang positive, pwede dito ang negative. So, ang final answer natin will be 2 times quantity 2x minus y times quantity 2x plus y. So that will be our final answer. Next is, (48x³y - 75xy). So, una natin gagawin is hanapin kung ano yung common factor ng 48 at ng 75. So, ang common nila or greatest common factor is 3. Then, sa variable, pareha silang may x, pareha silang may y, we break down natin yung may pinakamababang exponent, which is x and y. Then, i-divide natin sa given. Kung ano yung nakuha natin GCF, i-divide natin sa given. 48 divide 3, so 16, x cubed
divided by x. So, yung tatlong x, iwasan ang isa, dalawa na lang yung x, that's square. Y divided by y, 1, so kaya wala ng y dito. Negative, bring down. 75 divided by 3 is 25. Yung x divided by x, 1 na lang yun, hindi na natin nilalagay. Y divided by y, 1 na lang din, hindi na natin inilalagay. So then, ito na yung ating GCF. 3xy times quantity 16x cubed minus 25. Then, yung process na ginawa natin dun sa previous examples natin. So, copy 3xy pag sasama-samahin na. Then, yung 16, ano yung dalawang number na magkapareha sila? Or dalawang number na kapag pinag-multiply, ang sagot ay 16. Dalawang magkaparehas na number na ang sagot ay 16. So, 4. So, yun yung ilalagay natin sa loob ng parenthesis. Then, yung x squared, dalawang x, isang x lang susulat natin, then x bonus sa labas. Minus, so 5. 25, anong number na kapag pinag-multiply natin? 25 ang sagot, that is 5. Or ano ang square root ng 25? 5. Then, lalagyan natin ang exponent dito. Next is, pag-ihiwalay natin, meron tayong dalawang 4x, meron tayong dalawang 5. So, magkakaroon tayo ng dalawang grupo, katulad nito. Nasa labas yung 3xy. So, 4x minus 5 times 4x plus 5. So, final answer natin will be 3xy times quantity 4x minus 5 times quantity 4x plus 5. Nandito yung dalawang x. Pansin nyo, dalawang 4x dito. Ito yun. 1, 2. Dalawang 5, 1, 2. Positive, negative. Pwede magkabaliktad yung dalawa. Okay? Next is, okay, next topic natin is factoring perfect square trinomial. So, dito perfect square pa din yung involved natin, pero trinomial na, ibig sabihin, 3 terms na ang involved natin. Kasi kanina, binomial, perfect square din. So, ito yung makikita natin given. Ang titingnan nyo lang dyan is kung perfect square ba yung first term at last term. So, pwede nyo gamitin itong pattern natin na ito. Then, ang magiging sagot natin, final answer will be, kapag positive yung middle term, parehas na positive ang final answer. Kapag negative ang middle term, automatic dapat ang final answer parehas na negative. So, para mas maintindihan natin, meron akong ilang examples. Nasa libro din yon, page 128, letter A. So, x squared minus 6x plus 9. So, sa first term at sa second term, ang kukuhanin natin yung square root nila para mas madali natin maintindihan. Ano? So, ano bang square root ng x squared? X. Then, close natin sa parenthesis, then exponent na 2 sa labas. Well, hindi tayo malilito sa exponent, laging 2 lang ang exponent. Once na kinuha natin ang square root ng given first term, ilalagay natin sa parenthesis, then exponent na 2. Middle term. So, middle term natin, kukuha natin yung factor ng 6. So, dito, kung mapapansin nyo, may 2. So, laging 2 yun. So, ano bang factor ng 6 na kapag pinag-multiply natin? Or, ano ba yung factor ng 6 na mayroong 2? So, isa lang naman yun, 2 and 3. So, yun ilalagay natin, 2 and 3. Then, bring down x. So, laging 2. Ano? Halimbawa, ang nasa gitna natin ay 18. So, anong factor ng 18 na may 2? 2 and 9. Then, yung variable. Plus, anong square root ng last term? 3. So, kaya 3 yung nasa loob ng parenthesis. Then, exponent ng 2. Again, laging ang exponent ng first at last term ay 2. Ang second term or middle term dito sa given natin, walang exponent. Next. Meron tayong dalawang x. So, pag-ihiwalay natin, isa dito sa kaliwa, isa sa kanan. Dalawa din ang 3, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Mapapansin natin, negative ang middle term, parehas na negative ang final answer. So, next example. So, next example natin will be 36x to the 4th power minus 60x to the 3rd
or to the second power y plus 25 y squared. So 36x to the fourth power, kuhanin natin yung square root ng dalawa. Ano yung square root ng 36? So ito na yung answer ko. So ano ba yung, or answer sa libro? So ano ba yung square root ng 36? 6. Lumabas niya 6. Lagay sa loob ng parenthesis. Anong square root ng x to the fourth power? So x squared. And then, lagyan ng exponent sa labas. Bring down yung negative sign. 60. At rin sa'yo kanina, laging may 2. Ano yung factor ng 60 na merong 2? That will be 2 times 3 or 2 times 30. Then, ang gagawin natin is to factor natin yung 30. So, kaya siya naging 6x squared. So, ito yun. Yung isa, 5y. Okay? Plus, anong square root ng 25? 5. Anong square root ng y squared? Y. Then, exponent na 2. Next is, meron tayong dalawang 6x squared. Meron tayong dalawang 5y squared. Paghihiwalayin lang natin. So, our answer will be 6x squared minus 5y and 6x squared minus 5y. So, wala itong ating exponent na ito. So, ang final answer lang natin is 6x squared minus 5y times 6x squared minus 5y. That will be our final answer. So, yun ay nasa example letter D. Yung dalawang x squared, pinaghiwalay, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yung 5y squared, pinaghiwalay, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Negative ang middle term, parehas na negative ang final answer. Next example, page 129, letter A. So, meron tayong 4x squared minus 40x to the 4th power plus 100y squared. So, para mas madali yung pagpa-factor natin, kasi medyo malaki na yung ating involved na number, kuhanin natin yung common factor nila or GCF para mas madali natin silang ma-factor. So, yung 4, 40 at 100, ano yung common factor nila or GCF? That will be 4. Then, yung variable, wala silang common factor na variable kasi yung dalawa lang ang may x, then yung dalawa lang ang may y. So, dapat lahat sila may pare-paras na variable. So, 4 lang yung nasa labas ng parenthesis natin. Then, i-divide natin sa term na given. So, 4 divided by 4, 1. X squared, bring down. Negative, bring down. 40 divided by 4 is 10. X, y, bring down. Positive, bring down. 100 divided by 4 is 25. Then, bring down yung y squared. So, next is, bring down natin yung 4. Then, kuhanin natin yung square root ng first at last term. Then, factor natin yung gitna. So, square root ng x squared is x. Then, exponent na 2. Then, ano ba yung factor ng 10 na may 2? So, 2 at 5. So, 2 times x times 5y plus, ano square root ng 25? 5. Then, bring down natin yung variable y. Ano square root ng y squared? Y. Then, mayroong exponent na to sa taas. Then, yung pinaka-final answer natin, pag-iwalayin natin yung dalawang x squared at dalawang 5y squared. So, our answer will be 4 times quantity x minus 5y. So, nandito yung isang x, nandito yung isang 5y. Times quantity x minus 5y. Nandito yung isang x, nandito yung isang 5y. So, this will be our final answer. Next, yung ating last na topic is factoring sum and difference of 2 cubes. So, dito cubes naman. So, ang exponent niya ay 3, hindi na 2. Then, ang final answer niyo will be like this. Quantity x plus y times x squared minus x
y plus y squared. O kaya naman ay quantity x minus y times quantity x squared plus xy plus y squared. So, para natin malalaman kung yun yung mga sign, kapag positive yung given, yung middle term doon sa trinomial, negative. Kapag negative ang given, yung middle term sa trinomial, positive. Kapag positive dito, positive yung nasa unahan. Pag positive yung given natin, negative yung nasa unahan, dalawang term. So, para mas maintindihan natin, ito yung example. X cubed minus 8. So, perfect cube yung ating given. Yung 8, ano yung tatlong, ano yung isang number na kapag multiply ng tatlong beses, 8 ang sagot. So, that will be 2. So, x, ano yung cube root ng x? Anong cube root ng x cube? X. Then, nasa labas ang 3. So, kaparehas lang ang ginawa natin kanina. Ang kaibahan lang ay yung exponent. Naging 3. Then, bring down yung negative sign. So, 8, ano yung cube root ng 8? That will be 2. Then, nasa labas yung exponent na 3. Yung exponent, magsasabi sa atin na tatlong beses natin mumultiply yung nasa loob ng parenthesis. And then, magkakaroon tayo ng dalawang malaking parenthesis. So, yung una, dalawang term lang, kukuha tayo doon sa ating tatlong x ng isa, ilalagay natin dito. So, that will be our first term. Then, yung negative, kasi negative yung given, negative yung ilalagay natin doon sa first term natin. Then, yung second term natin, kukuha tayo ng isang 2. So, nandito yung isang 2. Close parenthesis, and then, yung trinomial naman. So, dahil yung given natin ay negative, so, kapareha siya nito. Yung tatlong term natin, lahat positive. So, walang negative dyan. Basta negative ang given, positive yung tatlong term. Ang negative lang, yung nasa unahan. So, yung natitira, kinuha natin yung isa, ilang na lang natitira? Sa tatlong x, dalawa. Ilalagay natin dito. Then, imumultiply natin, para magkaroon tayo ng middle term, imumultiply natin etong 2 na to, times x. 2 times x is 2x. Then, positive ang sign. So, laging positive yun. Then, ilan na lang natira doon sa tatlong 2 natin? Dalawa. Ilalagay natin dito. 2 times 2 is 4. So, that will be our final answer. Next is 27x cubed plus 1. So, katulad na ginawa natin sa unang term natin, or sa unang example natin, yung 27, anong cube root niya? 3. So, 3 times 3 is 9, times 3 is 27. Yung x cube, ang cube root niya ay x, nasa labas ang exponent. Then, yung positive sign. Then, anong cube root ng 1? 1. Then, exponent na 3. So, katulad ng ginawa natin dito, meron tayong una, dalawang term, pangalawa, tatlong term. So, kukuha tayo ng isang 3x at isang 1. Ano ang sign? Positive. So, ito yung magiging answer natin. Isang 3x nandito, positive, 1, bring down. May natitira tayong dalawang 3x, may natitira tayong dalawang 1. So, yun yung ilalagay natin dito sa part na to, sa trinomial. So, 9x. Bakit? Dalawang 3x, 3 times 3 is 9, x times x is x squared. So, kaya naging 9x squared. The next is, paano tayo natuloy ng negative dito? Diba, sabi ko kanina, kapag positive ang given, negative ang middle term. Dito sa final answer natin. So, nung galing yung 3x, 3x times 1, 3x. Then, kuhanin natin yung dalawang natitirang 1. So, 1 squared. So, 1 times 1 is 1. That will be our final answer. So, panood din mabuti yung ating video. And then, kung merong hindi maunawaan, mag-chat agad. So, ito ay nakapost sa ating FB group. So, yun lamang. Maraming salamat. Last day.